Then we have 7 civil relations group supporting the different area commands of the armed forces of the Philippines from north to south. Starting with the first CRG na nakabase dyan sa Tarlac, ito naman yung nagbibigay suporta sa lahat ng mga AFP units sa buong Northern Luzon Command. Dito naman sa Central, dito naman sa NCR ay meron din tayong 7th Civil Relation Group na nagbibigay suporta sa Joint Task Force NCR. Sa south naman, from Calabarzon down to Sorsogon, pinakadulo ng Bicol southwards, ay meron tayong 2nd Civil Relations Group. Sa Visayas, we have 2 Civil Relations Group. One is dedicated sa Westcom, covering only the whole province of Palawan. Ito yung 6th Civil Relations Group. 3rd Civil Relations Group. Napakalaki ng area niya kasi kita mo, island yung ano. Yes. So it's not that easy really to provide support dun sa mga island provinces ng Central and Eastern Visayas. Pero nagagampanan ng ating 6th CRG ang kanilang trabaho, no? Sa Mindanao, meron pa rin tayong 2 civil relations group. Yung isa ay nasa eastern part, supporting yung Eastern Mindanao Command, yung 5th Civil Relations Group. At sa Western Mindanao Command naman, ay ang nagpro-provide na CRG natin dyan ng support ay yung 4th Civil Relations Group. So makikita mo, Lu, no, na yung ating gawain na CMO o gawain ng Armed Forces of the Philippines na CMO ay tinututukan, no, yes, sa buong parte ng Pilipinas. So what is being done here at the headquarters, whatever support we are providing to the general headquarters ay ginagawa rin ng ating mga CRGs sa kanilang mga lugar. Ang ganda po ng pagka-laydown po ng mga CRGs or civil relations groups natin because it is strategically located all over the country. Correct. So maganda yung sinabi niyo, sir, na sa leadership dito sa headquarters natin and all instructions and activities are being trickled down, yes, to our, yes, groups. Yes. And I'm really very, very happy, Luno, because I'm blessed with having subordinate commanders in all my CRGs in groups like yourself, ano? Kaya maganda po ang mga resulta ng ating mga trabaho coming from the supported unit commanders themselves. Maganda yung mga feedback na nakukuha natin, not only in terms of supporting their campaigns, but in broadening the support of the people in every community. Yan. Sir, lagi po natin nababanggit ang terminology na civil-military operations. Although sa atin sa AFP, alam po natin ang ibig sabihin niyan, pero para sa lahat ng ating mga tagapanood ngayon, para mas maintindihan po natin, lalo na po yung mga civilians, sir, ano po ba talaga ang ibig sabihin ng civil-military operations or CMO? At bakit ba ito ginagawa ng AFP, sir? Well, in broad terms, yung civil-military operations, kagaya na nabanggit ko ng una, ito yung mga operations being done by military personnel that are non-traditional, non-combat operations. It is essential in our operations. Ano? So, it is also in alignment, ano, or in consonance with our campaign plan ng AFP. Meaning, ang ating campaign plan kasi nga, development support and security operation. Kapayapaan, hindi ba? So, from the name alone, meron yung development support and security operations. Yung traditional function ng Armed Forces of the Philippines o ng kasundaluan ay yung security operations. Alam ng lahat yan na makausap natin ng mga kababayan natin. Pero kung ano yung bumubuo ng development support part, kung saan tayo ay in support role sa mga civilian, ito yung nagko-comprise ng mga civil-military operations natin. And it can be seen in a lot of different activities, you know, from the simple relief operations, from activities like our engineers building yung mga farm-to-market roads, yung mga activities like us partnering with some organizations like dati, no, hanggang ngayon, yung GMA Kapuso Foundation, ABS-CBN, Rotary Clubs, building schools. Yes. Kapartner din tayo nila dyan. Yung ibang grupo naman,
They build bridges, they fund, they make use of our personnel and equipment also in partnership with us to really provide something sa development ng isang community. And it is very important, ano, because indirectly, this kind of operations, yung mga development support operations, nakukuha natin yung sympathy ng mga tao. Yes. And that way, hindi na sila basta-bastang na-exploit ng mga enemies of the state, to include the communist terrorist group at yung mga local terrorist group, yung mga Abu Sayyaf, yung mga JI, mga ganyan. If the people would feel that they are taken care of by the government and the civilian sector, with us representing also the government, ano, alam mo, yung tiwala nila sa atin ay ano, ay goes a long, long way. They help us in our operations, meaning combat operations, and they cannot be easily swayed to support the activities of those who do not mean well for our country. Pag-usapan po natin ang mahahalagang aktibidad at gawain ng CRSA at bakit nga po ba matagumpay at talagang tumatatak ang programa ng CRS. Ating alamin yan dito sa Ang Inyong Kawan.